Yan ang uso ngayon eh. Hakutan. Para pakinggan sila. Mga, eh ako sa Japan ha, nakikita ko mga politiko ron. Pag may eleksyon, kakampanya, may dalang sariling stage. Ha? Platform lang na kapraso, kapiranggot na yung tutuntungan niya lang na parang entabladong maliit. Kapraso lang, yung kasya lang siya. Tapos may sarili siyang mikropono. Mobile yung kanya, mobile. Ah, nasa sasakyan yun. Tapos magtatalumpati. Wala nga nakikinig eh. Makikita mo, nakita ko. Ano ka ako yun? Kumakanta ba yun o ano? Hindi. Ano yan? Politiko yan. Eh, ba't wala nanonood dito eh? Sa aming kako eh. Kasi 70s eh, nakikita ko na yun eh. Oh, mga kaibigan no? Eh, sa aming kako, pag may ganyan, may maraming tao eh. Ah, hindi, dito, ganyan lang. Oh, may ano, yung inabot ko, trompa rin ang ginagamit doon ha, na speaker. Mga kaibigan, hindi yung malalakas, yung mahihina lang. Oh, ganun ang kampanya ron. Talagang yung politiko ang pumupunta, naglalakad, kumakamay sa mga tao, ganyan. Oh, eh dito, akala mo kung sinong mga celebrity, ang feeling celebrity, di ba? Kaya yung ginagawa ng artista, ginagawa din nila eh. Nagpapabotox. Nung araw ba, mayroong ganyang politiko, papabotox? Ha? Katulad ni Ping Lacson, di ba? Puro botox na yung mukha, bukol-bukol na nga eh. Pagka bagong botox si Senator Lacson, bukol-bukol ang mukha eh. Namamaga eh. Oh. Yan po. Ngayon, kung ano yung ginagawa ng artista, ginagawa rin nila. Appealing celebrity, ang mga damuho na politiko. Marami yan ha. Si Labong Revilla. Ang tatanda na yan eh. Di ba? Oh, pero hindi mo makikitang may kulubot. Bakit? Botox eh. Si Erap. Nakita ninyo si Erap. Pinape-facial palagi ni ano yun? Ni Laarne Enriquez. Ha? Tsaka katakot-takot na injection din yun sa si Erap, mga kaibigan. Nakita mo, tignan mo ngayon pagmumukha ni Erap. Parang tumandang leon, ang laki ng ulo. Ha? Yung katawan, yung liit na, tsaka yung wala nang leeg. Ha? Parang kasoy na. Yung nakakita na kayo ng bunga ng kasoy. Oh, di ba may malaki yung parang na bunga, kulay dilaw, di ba? Tapos may kasoy din sa ano, sa ibabaw na maliit, di ba? Yung ganun yung tsura ni Erap. Eh. Tsaka si Jinggoy, mga kaibigan, pagkatapos ng ulo, balikat agad eh. Wala nang liig. So ngayon, ito ho, ha, ang sinasabi nitong Juan, ito'y mambabatas, nag-uusap yung dalawang tanga eh. Mga kaibigan eh. Ah, maganda yan. At yan ay kukonsider namin sa aming manual. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sabi ko nga sa inyo eh, isa lang ang pwedeng makapagsalba sa kredibilidad ng mga kandidato na hinihinalang ang paniwala natin ay kandidato rin ni Digong. Di ba? Isa lang eh. Para mapatunayan nilang hindi totoong Manchurian candidate sila. Katulad sila Lacson eh. Wala na raw atrasan eh. sigurado na yan. Di ba? Yan na yung indikasyon na hindi sila totoong kandidato na totoo sinasabi, mga kaibigan. Di ba? Kasi alam natin lahat, kaalyado nila yan, Tito Soto, tsaka Lacson, di ba?
Yan pa nga ang gumawa nung kwan eh, nung anti-terror bill na ginagamit sa pandarahas eh, di ba? Ng ano, ng mga loko-loko. Eh ganyan pala sa Korea nung araw eh, nung 70, dekada 70. Napuntaan ko yan eh, dekada 70, late 70s eh. Sabi nga sa inyo, lalanding ang aeroplano, matatakot ka. Kasi yung nakatapat yung mga kanyon, tsaka yung martial law pala ron. Apakapangit pa ng Korea nung araw, martial law. Bumalik ako ng early 80s, mga 80 or 81, ba nakita ko, laki ng pinagbago, bago na yung airport. Yung unang punta ko nung late 70s, eh, mga 70-80, eh, mga kaibigan, eh ang immigration nila, yung airport, ha? Pagbaba mo ng aeroplano, wala pang tube. Ha? Walang tube yun sa hagdan, di ba? Lalakad ka. Pagkatapos, eh, walang bubungan. Ang may bubong, yung immigration, tsaka yung custom. Pero bubong lang na kwan. Bubong lang, as in bubong. Ha? Mga kaibigan, yun ang airport. Kung inabot ninyo yung lumang airport dito matapos masunog yung Manila International Airport, pansamantala yun, nilipat sa kwan eh. Sa may labas ng Philippine Village, yung hotel, nando doon sa labas, ano, bubungan lang din yun, pero mas maayos pa yun. Ha? Para mo sa airport noon. Eh, nung pangalawang punta ko ng Korea, early 80s, kundi 80, 81 eh, mga kaibigan. Bago na airport, yung Kimpo, airport na talaga. Parang ang kamukha nung, siguro ngayon wala na yun, bago na rin ulit ang airport. Kamukha nung ano, nung naiiyawan natin. Kailan ba naitayo yung naiiyawan? Halos ganun kasabay din eh, di ba? Oh, mga kaibigan. So, nung panahon ng martial law dyan, ganyan din eh. Malupit yung nakaupo sa gobyerno. Ha? Lahat pinagsususpechahan. Tapos eh, ire-red tagging ka. O ire-red tag ka, mga kaibigan. Ganyan po. Kaya yung na-appoint daw ngayon na national security, national security ng ano, ng China. Si Parlade. Yan ba, kailangan nyo pang ikagulat? Kailangan pa bang pag-usapan yan? Ibig ko sabihin, itong administrasyong ito, wala namang gagawin ng matino ito eh. Meron pa ba? Ano pang gagawin matino niyan? Eh ilan na lang, ilang panahon na lang yan, mga kaibigan. Oh, si Lacson naman, hindi mo maintindihan kung DPA ito eh. Nakakatakot yan eh, mga kaibigan eh. Baka demolition job ang maging trabaho niyan eh. Ha? Sa bandang huli. Lalo na pag di mananalo, di ba? Di-demolish ka niyan. Oh, si... Ngayon ha, pinakatalamak ngayon itong ombudsman, mga kaibigan. Wala nang nakakakuha ng sal-in, di ba? Oh. Eh, dyan mo makikita ngayon kung sino yung mga kumita sa ano eh. Nakinabang dyan sa iniimbestigahang anomalya sa DOH at DBM, di ba? Dyan mo sana makikita yan sa sal-in. Kaya nila ayaw pakita eh. Isipin ninyo, nakakaingit na itong mga taong ito. Ha? Tatlo Ferrari. Ang relos, ilang milyon? 15 million ang halaga? Ha? Ganun ba halaga ng relos? Isipin mo, si Baliktad ang Uso, ilang milyon ang ano? Ang relos? Si Bato, saan nakatira si Bato raw? Ha? Alabang, mga kaibigan. Oh, yung isang general na si Kwan, yung IATF ngayon, si Galvez. Naku po, ha? Saan ba ang bahay nito? Mansion, hindi ho bahay. Mansion. Ito pala si Bato dyan sa Kwan. Yung sa may daang hari. Yung tirahan ng mga mayayaman ngayon dyan. Ha? Kalimutan ko pangalan eh. Bale, maalala natin yun sa ibang araw.
Oh, ang pinaka kuha na lang ho para mabalik ang tiwala ng tao diyan sa ombudsman, isa lang eh. Mag-walk out kayo, 'di ba? Yung mga empleyado, yung rank and file diyan sa ombudsman. Yan na lang ang paraan, wala nang tiwala sa inyo. Kahit ano pagsasabihin mo, wala ka nang kwentang tao, 'di ba? Wala nang kayong kwenta. Oh, makaka para magkaroon kayo ulit ng value. Ah? Aba eh. Wala naman makapagpapabago sa desisyon ninyo sapagkat iyan ang purpose kung ba't ka nilagay eh. Protektahan, di ba? Ang mga magnanakaw sa gobyerno. Sa bayan ko ay isa ang dahil. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi-hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit.